Silipin ulit ang ating pinapatubong binhi ng tomato diamante. Ayan, 16 days na po siya. Mapapansin nyo, ang ganda na ng dahon nila. Lumabas na yung mga rig na dahon. Ayan, ayan po ang mga nakasurvive. Palagi ang pagsusungit ng panahon. Ito po sila. Ay, dito sa parteng ito, dito ang tinamaan ng husto. Tinamaan ng husto. Talagang hindi sila nakasurvive sa sunod-sunod na pag-ulan. Bibihira lamang ang nakipagmatigasan. Ganito na po sana siya katataas. Ayan, ganyan sana ang normal na 16 days. Wala tayong magagawa dahil nga sa hindi magandang panahon, kailangan natin siyang lagyan ng ito, pangontra sa tubig. Hindi putulin ng tubig ulan yung sanga nila, yung mga tangkay nila. Dito sa parting ito, maraming tumubo, maraming nakasurvive dahil nga dito sa inilagay nating silong. At dito, dahil damo-damo lang ang ipinatong natin sa ibabaw, hindi kinaya ng dahon yung mga ito, yung dahon yung lakas ng tubig. So naapektuhan yung mga binhi natin. And 16 days na po siya. In a few days, pwede na sana natin siyang ilipat, i-transplant. Ang kaso mukhang aabutin tayo ng isang buwan tong seedlings bago natin may transplant dahil nasa maliliit pa sila kumpara sa normal size dapat. Ang daming bakante, sayang mga nabakante oh. But anyway, dahil ganyan talaga ang normal na ano natin, mga farmers tayo, matyatsaga. So ano lang yung natira, naitira ng kalamidad, ayun lang din ang itatanong natin. Pagkakasyahin po natin kung alam pong natira. Dahil kung magbibinhi tayo ng panibago, sayang po yung panahon. Mababakante ng matagal yung lupang pagtatamnan natin. Ganun na lang ang dapat natin, maaari natin gawin, maaari kong gawin. At ito, hihintayin natin siyang medyo tumigas pa ng konti itong matangkay nila. Tumaba. At saka dumami ang ugat. Para pag-transplant natin, malantaman siya, hindi yung mamatay. May stress man siya sa pagbunot, hindi siya mamatay dahil malakas ng resistensya ng ugat. Ayan po siya. Abangan lang po natin ang nasusunod pang content. Okay. See you again next content, guys.